They have the door wide open. Isang magiting na pinuno ng himagsikang unang lumaban sa mga Kastila. Sa ganito marahil natin kilala ang bayaning si Diego Sila. Isa siya sa mga unang nag-alsa laban sa mga Kastila. Wala pang propaganda, wala pang Rizal noon, wala pang Bonifacio. Si Diego Sila ay nakipaglaban na. Meron na siyang alam ano ang dapat, ano ang mabuti, at ano ang dapat ibigay sa mga mamamayan Pilipino. Alam na lang mga Pilipino kung ano yung nais nila, no? At alam na nila yung hinihiling nila na pagbabago mula sa mga Espanyol. So, nung nakita niya na sakop ng Britanya ang Maynila, magkakaroon siya ng lakas ng loob na may kahinaan din pala. No, magkakaroon siya ng idea na mahina din pala yung Espanya. Pero, ano nga ba ang tunay na kwento ng kanyang kamatayan? Walang talo. Laging panalo. Kaya, naging threat talaga. Noong una, hindi nila alam kung paano susupili. Kasi, hindi nga nila inasahan, no, na ganito karami at ganito katindi yung pagkilos nila. Ang tanging daan para supilin ito ay patayin yung leader. Sino man ang makahuli at makapatay kay Diego Sila. Siyempre, nagiging embarrassment na nila yun. Baka sumunod pa yung ibang probinsya, sundin ang ginawa ni Diego. Kailangan matapos na. The assassination was simple. Binaril siya sa likod. Magandang gabi. Ako po si Martin Andanahal. Ating tuklasin ng bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa karumag-dumal na pagpaslang kay Diego Sila dito sa Crime Classic. Ipinanganak noong Disyembre 16, 1730 sa Caba, La Union, ang bayaning si Diego Baltasar Silang. May kaya ang kanilang pamilya. Prinsipalya o mga nagmamay-ari ng lupa ang mga magulang ni Diego na sina Don Miguel Silang at Doña Nicolasa de los Santos. Pero sa halip na mamuhay sa karangyaan ang batang Diego, ay maaga siyang naulila. Namatay yung mga magulang pero wala rin naman record to show na kung ano ang kinamatay ng magulang. Naiwan si Diego sa pangalaga ng cura paroko ng Vigan na si Padre Cortez y Oriola. Nanilbihan siya dito bilang mensahero. Dito, masok ka. Okay. Dalhin mo sa Maynila, kay Monsignor. At dahil likas na masipag at matalino si Diego, madali niyang nakuha ang tiwala at kumpiyansa ng padre. Ang description sa kanya ay talagang napapagkitiwalaan ng mga tao. Meron siyang kakayahan na makipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng tao. Marunong siya, mabilis daw kumilos at matalino. At pinagkakatiwalaan siya ng mga pari at mga praile nung araw. Kaya hindi sila maniwala na pinagunahan niya ang Ilocos Revolt ng 1762. Sa edad na 27, nakilala ni Diego ang bumihag ng kanyang puso na si Maria Josefa Gabriela o mas kilala bilang si Gabriela Silang. Gabriela, tinatanggap mo ba ang aking pag-ibig? Oo. Byuda noon si Gabriela Silang. Ngunit agad naman silang nagkaibigan ni Diego at nauwi sa kasalan noong 1757. Sa kanyang paglalakbay bilang isang mensahero, namulat ang kamalayan ni Diego sa mga pangangaping dinaranas ng mga Pilipino sa mga Kastila. Pagbiyahe niya mula Ilocos hanggang Maynila, naririnig niya ang mga usapan
may mga ideas na pumapasok din sa kanya tungkol sa kaawa-awang kalagayan ng kanyang mga kababayan. Mataas ang kanilang tribute, mga Kastila ay masyadong abusero, walang karapatan na mabuhay ng masagana ang mga native, so tinawag nilang Indio. Noong Oktubre 1762, kasagsagan ng British occupation of Manila o ang digmaan sa pagitan ng mga Espanyol at Briton, nang masaksihan ni Diego ang kahinaan ng mga Kastila sa paumuno sa Pilipinas. Alam na lang mga Pilipino kung ano yung nais nila, no? At alam na nila yung hinihiling nila na pagbabago mula sa mga Espanyol. So, nung nakita niya na nasakop ng Britanya ang Maynila, magkakaroon siya ng lakas ng loob na may kahinaan din pala. No, magkakaroon siya ng idea na mahina din pala yung Espanyol. Sino ang gustong sumapi sa ating kilusan? Dito na lumakas sa loob ni Diego para maghimagsik at patalsikin ang mapangaping mga Kastila. Nung bumalik siya sa Vigan, nag-start siya na mag-organize. Realize niya na the fact na nakuha ng Britanya ang Maynila at ang parts of Cavite, ma-exempt yung mga tao sa pagbayad ng tributo o ng buwis. Kasi ang reklamo talaga karamihan ng mga Pilipino, kinakatasan sila eh. Kinakatasan sila, no, sa pamamagitan ng buwis, pero wala namang reforma. Ngunit nang malaman ng mga praile ang planong pag-aalsa ni Diego, kailangan unang natin mapasok dahil nandito lahat ng paggamitan ng Kastila. Ay agad siyang ipinadakip ng mga ito. Ang asawa ko, makakalaya rin ako. Hindi nila naiintindihan or kusa nilang hindi iniintindi yung dahilan ng pag-aalsa ng mga Pilipino. Kung bakit nag-aalsa si Diego silang. Sasabihin halimbawa ng ilang mga praile na wala naman siyang dahilan para mag-resist, no, sa mga Espanyol. Kasi parang pinagkakatiwalaan naman siya. Ngunit sa halip na matakot at panghinaan ng loob ay mas lalong nagalit at lumakas ang paninindigan ni Diego na maghimagsik at palayain ang Ilocos mula sa mga Kastila. Lalo siyang naging matapang at wala nga, hindi nga siya natakot eh. Lalo lang niyang pinaigting ang kanilang pagpupulong. Sa pagkakulong ni Diego, tuluyan ang nag-alab ang kanyang pagnanais na makalaya sa pangarapin ng mga Diyohan. Pero saan ba dadalhin si Diego ng kanyang mga ipinaglalaban? Mauuwi ba ito sa tagumpay o matatapos lang sa kanyang kamatayan? Mabilis kumalat sa mga Kastila ang sinaliang revolusyong grupo ni Diego Silang. Pinagdadali na sama ko, Diego! Kaya agad siyang ipinaresto at ipinakulong. Ito na ba ang pagkatapos ng kanyang paikipaglaban? O simula pa lamang ng himagsikan? Sa tulong ng kaibigan ni Gabriela Silang na si Tomas Milan, isang makapangyarihang mestizo sa Vigan, napalaya si Diego sa kanyang pagkakulong. Pagkalaya, pormal nang sinimula ni Diego Silang ang Ilocos Revolt noong 14 ng Desyembre 1762. Inilapit nila ang kanilang manifesto o mga kahilingan sa mga namumunong praile. Yung mga nabanggit na mga kahilingan nila ay una, patalsikin yung alcalde mayor ng Ilocos. Yung alcalde mayor yung parang governor, no? Yung nangunguna sa probinsya ng Ilocos. Si Antonio Zabala na sinasabing nagmalabis doon sa privilege. Pangalawa, tanggalin yung polos, yung sapilitang paggawa. Pangatlo, na pinakamabigat, gusto nilang patalsikin lahat ng mga Espanyol at Spanish mestizo sa Ilocos. Makikita mo na sa personalidad ni Diego Silang eh, di ba, na kaya niyang mag-demand. Matalino talaga siya. 1700s, sino-sino ba ang mga Filipino na nanghihingi na ng mga ganun? O nakikita ang kanilang kalagayan. Matapos gumuho ang negosasyon sa pagitan ng mga Kastila at ng puwersa ni Diego Silang, agad namang nagliyab at apoy ng digmaan. Dito nasaksihan ng mga Kastila ang lakas ng mga mamayang sawa na sa kanilang mabuhay! Mabuhay ang Ilocos!
walang talo. Laging panalo. Kaya siya naging threat talaga. Noong una, hindi nila alam kung paano susupilin. Kasi hindi nga nila inasahan, no, na ganito karami at ganito katindi yung pagkilos nila. Paplano na sila papaano isuppress, paano pigilin yung ganitong pagkilos ng mga Pilipino. Hindi nila inasahan na aabot ng 1,000 yung mga followers ni Diego Silang. Matapos matalo ang puwersa ng mga Kastila, namuno bilang bagong alkalde mayor ng Ilocos si Diego Silang. Kailangan ko ng inyong mga lagdak, mga kasama, upang makita ng mga Ingles na tiwala tayo sa kanila. Agad siyang nakipag-alyansa sa hukbo ng mga Briton, isang bagay na lubos na ikinabahala ng mga Kastila. Of course, no? Threat yun. Kasi kung unti-unting nasasakop ng Britanya ang sentro, tapos mag-forward sila hanggang norte, talagang magiging threat yun sa colonial government. At ang Ilocos, strategically speaking, maraming ports na pwede mong buksan dyan. So, mahirap i-give up. Ang mga napagkasunduan ay magpapadala ng tulong military sa Ilocos. Magaling na negosyador itong si Diego Silang para tulungan silang maging malaya mula sa Kastila. Lubos na ikinabahala ng pamahalaang Kastila ang pag-aaklas ni Diego Silang sa Ilocos. Mabuhay ang Ilocos! Mabuhay! Kaya naman bago pa man kumalat ang apoy ng himagsikan sa mga kalapit probinsya, sinimula na nilang supilin nito. Medyo alarming na yung paglawak ng mga pag-aalsa eh. Bago pa man lumaki at umabot no, sa Luzon, puksain na. Siyempre, nagiging embarrassment na nila yun. Parang baka sumunod pa yung ibang probinsya at sundin ang ginawa ni Diego, kailangan matapos na. Kaya, nagbigay na sila ng pabuya. Agad namang nag-alok ang mga praile ng pabuya sa kung sino mang makakakitil sa buhay ni Diego Silang. Isang mestizo naman ang tumanggap sa hamong ito. Siya si Miguel Vicos, isang Kastila na may lihim na galit kay Diego Silang. Merong isang Miguel Vicos na nagsabi na nag-volunteer na pwede akong mag-plot, pwede akong magplano kung paano patayin si Diego Silang. Kasi masasagasaan siya dun sa hinihiling nila Diego Silang, no? Napatalsikin yung mga Spanish mestizo sa Ilocos. Padre, patawarin po ako ng Diyos. Ang planong pagpatay kay Diego Silang, may basbas daw di umano mula sa simbahan. Anak, patubayan ka ng Diyos. Ito yung gagawin. Humayo ka. Pumayag yung mga fraile, no? At yung medyo nakakagulat pa dito at nakakapagtaka, pinagdasal pa talaga nila, no? Yung kaluluwa ni Miguel Vicos, no? Na parang pinagdarasal nila na kampihan ka, no? Ng Diyos sa plano na yan para pigilin, no? Yung quote-unquote kasamaan na yan. Si Miguel Vicos na ba ang tatapos sa buhay ni Diego Silang? Paano niya ito isasagawa kung napalilibutan ng isang magiting na bayani ng libo-libong taga-suporta? Bakit din nilang sabahin nila mismo? Pwede. Yung idea ng pakikipagtulungan sa mga Espanyol ay hindi bago, no? Sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kaso ni Pedro Bicbic, ang nabanggit lang talaga, pagnanais din na manguna, no? Isang kasamahan rin ni Diego Silang sa revolusyon ang tumugon sa alok ng mga praile para patayin si Diego Silang. Siya si Pedro Bicbic, isang pinagkakatiwala ang leader ni Diego Silang mula Abra. Yung idea ng pakikipagtulungan sa mga Espanyol ay hindi bago, no? Sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kaso ni Pedro Bicbic, ang nabanggit lang talaga, pagnanais din na manguna, no? Ika-28 ng Mayo taong 1763. Bakit din nilang sabahin nila mismo? Isinagawa ni Miguel Vicos at Pedro Bicbic ang kanilang planong pagpatay kay Diego Silang.
Dahil pareho nilang alam ang bawat hakbang ni Diego Silang na pagkasunduan ng dalawa na kanilang papatayin ang pamosong lider sa sarili niyang tahanan. Maaari ba kang tumuloy? Maganda ang pinakita ni Diego Silang na pagsalubong, mainit na pagsalubong. Natuwa nga siya, akala makikipagkasunduan o kaya makikipag-ayos sa kanilang mga nakaraang di pagkakaunawaan. Ngunit ang inakalang simpleng pagdalaw ng mga kaibigan, mauuwi pala sa masalimuot na pagtataksil. The assassination was simple, sabi niya, no? Bigla na lang daw pumasok si Pedro Bekbek doon sa bahay, dinistruct niya si Diego Silang, tapos biglang binaril ni Miguel Vicos si Diego. Para sa mga Kastila, ang malagim na sinapit ni Diego Silang ay isang patunay na malakas pa rin ang kanilang puwersa at pamumuno. At ang pagkawala na ito ni Diego ay tinuturing nilang leksyon para sa mga gustong lumaban sa kanilang pamahalaan. Nako, lahat batingaw. Pinakalimbang lahat ng mga Charles Bell sa Ilocos para sabihin na patay na si Diego Silang. Dahil sa pagpatay ni Miguel Vicos at Pedro Bekbek kay Diego Silang, itinuring silang mga bayani ng pamahalaang Kastila. By 1765, magpapalabas ng deklarasyon yung hari ng Espanya na may exempt for lifetime habang buhay si Miguel Vicos sa tributo sa buwis. At yung pribilehyo na yon ay maipapasa pa hanggang sa mga anak niya. No? Tapos, after that, pati si Pedro Bekbek na nakasabwat niya, makakakuha ng the same privilege nung nabinigay kay Miguel Vicos. Ngunit sa pagkawala ni Diego Silang, naging mitsa naman ito ng galit at hinagpis mula sa kanyang nabyudang si Gabriela Silang. Sang-ayon ba kayo mga kasama? Ituloy natin ang laban! Mabuhay! Ipinagpatuloy naman ng kanyang kabiyak na si Gabriela ang kanilang nasimulang paikibaka. Subalit humina na ang puwersa ng nooy matagumpay na himagsikan. Tuluyan nang natapos ang rebolusyon sa Ilocos noong 30 ng Setyembre, 1763. Noong namatay si Diego, siyempre pinagpatuloy ni Gabriela. Pero ganun ba rin ang nangyayari kay Gabriela? Pinatay din. Wala nang naglakas loob pa na lumaban sa mga Kastila kasi natakot sila doon sa nangyari. Isang malaking kawalan si Diego Silang sa pag-aalsa sa Ilocos, no, sa particular. Kasi pagkatapos niyang mamatay, medyo nahirapan, no, na ibangon, no, na ng mga followers niya yung pag-aalsa na naumpisahan niya. Nauwi man sa malagim na pagkatapos sa buhay ni Diego Silang, ang kanyang pagkamartir at malalim na pagmamahal sa inang bayan ay nagsilbi namang inspirasyon para sa mga sumunod na lider ng himagsikan. May hangganan ang pagmamalabis ng mga namumuno. Okay? And I think si Diego Silang at ang lahat ng mga nag-alsa sa Pilipinas ay patunay, no, sa mga Pilipino na hindi naman natin talaga basta tinanggap ang kolonyalismo, no? Yung legacy niya ay paglaban ang kanilang kaapihan. Wala pang propaganda, wala pang Rizal noon, wala pang Bonifacio. Si Diego Silang nakipaglaban na. Meron na siyang alam tungkol sa ano ang dapat na ano ang mabuti at ano ang dapat ibigay sa mga mamamayang Pilipino. Masakit isipin na isang kaibigan na nagkanlulo kay Diego Silang, isang katotohanang bahagi ng ating kasaysayan. Ngunit sa kanyang pagkamatay, nagmitsa naman ito ng sunod-sunod na himagsikang nauwi sa ating kalayaan. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic. Thank you.